So mga tol, alam na nga po ng karamihan na ang dating hari ng welterweight division na si Kit Turman at dating welterweight world champion Yordanis Ugas ay kapwa na kalaban ng ating pambansang kamao 8 division world champion Manny Pacquiao. Tinalo ni Manny Pacquiao si Turman via split decision taong 2019 at natalo naman si Manny Pacquiao kay Yordanis Ugas taong 2021 via unanimous decision. Ayon nga po sa latest na pahayag ni Turman mga tol, malaki daw ang posibilidad na maglaban sila ni Yordanis Ugas. Anya ni Turman, tinalo daw siya ni Manny Pacquiao habang tinalo naman daw ni Ugas si Manny Pacquiao. Hindi daw porket tinalo ni Ugas si Pacquiao, tatalunin na din daw siya ni Ugas. Kaya kung matatalo daw niya si Ugas, malalaman daw natin na meron pa rin siyang optimal performance. Nararamdaman pa din daw ni Turman mga tol na maganda pa rin daw ang kanyang pangangatawan. Lahat daw yan, walang problema ngayong taon na ito. Kaya naniniwala siya na maipapakita pa din daw niya ang skills niya at talent sa isa pang pagkakataon. At naniniwala na makapagbibigay pa ng magandang laban. Kung sakaling magtuloy-tuloy pa daw ang panalo ni Turman, willing daw siya harapin ang mananalo kay Spence at Crawford. Sa kabilang banda naman mga tol, matapos nga po makaranas ng mapait na pagkatalo si George Camboses Jr. ng 2 beses sa kamay ni Devin Haney, mas piniling nga po ni Camboses si Devin Haney na mas magaling kaysa sa kinikilalang superstar ngayon ng lightweight division na si Gervonta Tank Davis. Kung matatalo daw ni Tank Davis itong si Haney, tiyak na walang duda na magaling daw itong si Tank Davis. Sa ngayon daw kasi mga tol, bagamat tinalo ni Tank Davis itong si Ryan Garcia, may rehydration clause naman daw ang laban na yon. Kaya hindi daw maituturing na magaling itong si Tank Davis kahit tinalo daw nito si Garcia. Samantala, sa hindi pa po nakakaalam mga tol, may nakatakdang laban itong si George Camboses Jr. ngayong July 22 sa isa ding world title. Lalabanan nga po niya si Maxi Haggis ng UK para sa titulong IBO Lightweight World Title. Gaganapin po ang laban sa Fairleg Arena USA. Sa kabilang banda naman mga tol, muli na naman inulit ni General Casimero ang sinabi niya noong kay Naoya Inoue noong nasa bantamweight division pa ito na magiging undisputed daw si Naoya Inoue, pero hindi daw siya ang magiging pinakamalakas sa division na yon. So alam naman natin mga tol na sa super bantamweight na ngayon nangangampan niya si Naoya Inoue at lalabanan itong unified super bantamweight champion Stephen Fulton ngayong July 25. At kung sakaling manalo si Inoue kay Fulton, haharapin nito ang kababayan natin na si Marlon Tapales. At kung makalusot si Inoue, tiyak na magiging undisputed din si Inoue sa super bantamweight division. Kaya siguro muling sinabi ni Casimero na magiging undisputed si Naoya Inoue, pero hindi siya ang pinakamalakas sa division ng bantam at super bantam hanggat hindi sila nagtutuos. 3-time world champion Naoya Inoue, oh my god, anong pinagsasabi mo? Oo, magiging undisputed ka, pero hindi ikaw ang magiging pinakamalakas sa division na yan.